iilan lang sila talaga yung mga nasha-sharean ko nito or nakwentuhan ko nito. Kasi pag nagkwento ako, nagugulat sila kasi yung character ko, ay yung character, personality ko, bubbly, masyadong positive yung tingin sa buhay, kanya. Hindi mo talaga siya iisipin. Yung pinaka-nightmare ko siguro is, manunasya sa utak ko yung suicidal talaga. Nag-anap na ako ng tali dun sa taas namin, saan ko kaya sasabit yung tali? Ganun na siya. Ang ganda, isang sarap pa sa feeling na nakikwento mo na siya. Kasi mas feeling ko, nakakatulong ako. Today's video ko, kung hindi pa po nyo po na-check yung nauna kong vid, yung first vlog ko, check nyo doon kasi may shinera ko doon na sabi ko i-continue ko dito sa second video. Tapos po, try po ito subscribe po and click nyo po yung notification bell below po para ma-update kayo doon sa susunod nating video. Anyway po, shinera ko kasi doon sa first vlog ko na ikikwento ko dito yung naging experience ko sa stay-at-home depression. Bali po, hindi ko kasi alam kung need ko talaga siya i-share talaga. Or need ko talaga pala i-share kasi naging ano yung feeling ko, hindi pala aware yung ibang mommies doon. Ibang mommies na na-experience na pala nila yung ganun sitwasyon. Tapos hindi rin sila aware na ano, na napapabayaan na nila yung sarili nila, yung mental health nila. Kasi pag mami ka kasi kailangan nandun yung mindset talaga natin na kailangan strong man ka, kailangan ma-empower ka. Pero hindi eh. So, ito pong nasabi, yung i-share ko ngayon sa inyo, yung mga advices na i-share ko. This is on my personal lang, personal views po, tapos personal advice. Kung magiging ano siya sa inyo, magiging effective siya sa inyo. At magiging same kung paano siya nakatulong sa akin, magiging helpful. Mas okay, pero depende pa rin sa inyo yun kung paano nyo siya haharapin, kung paano nyo siya kinaharap yung sitwasyon. Pero laban lang tayo, mamis, kasi ganyan talaga pag mami ka na. Parang fight, di ba? Fight lang tayo. Anyway, paano yung definition ng stay-at-home mom depression? Or ano yung definition niya? Hindi ko rin kasi alam. Hindi ko talaga siya alam kung hindi ko pa siya na-experience talaga. Hindi ko nga alam na may ganun pala. Ang alam ko nga lang, postpartum depression. After mong mga anak, iiyak ka na lang bigla, ganyan. Tapos stay at home kasi ganun din kasi, may ganun siyang feeling. Pero kasi ang hindi ko sa kanya nagustuhan, yung mga narinig ko, yung sasabihin nila, dapat kung nagkaroon ka ng anak or nagkapamilya ka, naisip mo, parang feeling kasi nila pag na-experience mo yun, hindi ka handa, hindi worth it na sabihin kang mami kasi nararanasan mo yun eh. Sa palagay ko lang ha, hindi ka prepared pa, hindi ka emotionally prepared, kailangan financially prepared ka rin. So feeling ko pag na-experience mo yun, yun yung naiisip nila sa akin kasi sabi nila, hindi pa kasi ako ata prepared. Dalawa na yung kids ko, hindi pa ako prepared, hello. Tapos, sabi din nila, baka, saglit lang daw yan, adjustment period lang. Kasi bagong lipat kami nung experience ko yun. Isang factor siguro yun, kasi bagong lipat talaga kami nung experience ko yun. Tapos sabi rin nila, baka nag-iinarte lang ako. Una ka lang kasi nag-iinarte ako. Pero hindi kasi. So sinabi ko nga, hindi pala talaga. Totoo talaga siya. So kung hindi pa talaga siya sa akin nangyari, hindi ko talaga siya malalaman. Way back in May 2018, ilipat kami. Kasi matagal akong nasa Indus. Matagal kaming nakatira sa Indus kasi side mga asawa ko. Mga 5 years ata. So first time namin bumukod, May 2018. Siyempre, ang saya-saya kasi bumukod ka na eh. Bumukod na kami, makakapundar na kami ng mga sarili namin gamit. Ganyan. Tsaka hindi talaga ako, syempre lagi rin akong nag-o-online, pero never kong nakasalubong si stay-at-home depression, never ko siyang nabasa. Mahilig kasi ako magbasa ng mga FYI, DIYs. Hindi ko talaga siya nakasalubong. Sana nakasalubong ko siya para naging prepared man lang ako. Kaso hindi. So, first week of May, may nakakasama pa kasi ako dito. Hindi ko pa siya naramdaman talaga. Pero nandun na yung, parang may hint na ako na hindi ako okay. Tapos katapusan nung May, hindi na ako. Feeling ko hindi na ako. Kasi
hindi na ako ganong kumakain, nawalan ako ng gana na kumain. Tapos alam mo, gigising ka sa umaga, wala pa naman akong ginagawa, pero pagod na ako. Tapos meron din yung ginawa, parang feeling ko may deadline ako lagi. Ginawa ko yung, alam mo, maglilinis na pag sa isang part ng bahay namin. Pagdating ng tanghali or hapon, lilinisin ko na naman siya. Alam mo, parang nag-aanap ako ng gagawin, pero nagawa ko na yung dapat kong gawin. Tapos, ano, hindi na talaga ako nag-aayos noon. Tamad na tamad ako mag-ayos. Kasi po, hindi rin po ako mahilig lumabas ng bahay. Hindi ko mahilig makiningil sa mga kapitbahay. Kaya nga po, mas prefer kong mag-vlog eh. Mas prefer kong mag-record ng video at kausap yung sarili ko. Kasi mas gusto kong na-express yung ganito. Kesa may kausap ako, kasi syempre, iwas chismis din, iwas kwento-kwento ng buhay ng iba. Basta ganun. Tapos, after yung ma-decide ko na parang di na ako okay. Ang sumunod na nangyari, lagi akong galit sa asawa ko. Parang gusto ko lagi on time siya umuwi. Bukod kasi sa bagong lipat kami dito, tapos yung wala pa kaming bakod, wala pa kaming, feeling ko unsafe pa. Anytime pwede kaming pasukin dito, ganyan. Kasi nga, hindi ko rin kilala yung mga kapitbahay pa namin. Iinan lang yung halos nakakausap ko. Galit ako lagi, kailangan ganitong oras, uuwi na yung asawa ko. Tapos, sumunod doon, lagi akong galit sa panganay ko. Lagi ko siya napapagalitan, napapalo. Kawawa talaga siya. Tapos yung bunso, lagi ko siyang lagi siyang iyak ng iyak. Naiirita ako pag iyak siya ng iyak. Ayoko. Ang weird sabi, kasi sinasabi ko gusto ko nang bumalik sa in-laws ko, sa mama ko. Tapos benta ko na lang tong bahay ulit. Tapos meron pa na sabi ko, parang ano ba yan? Talaga nasabi ko na nade-depress ako. And then, yung worst doon, gusto ko na minsan sila iligaw. Yun yung worst part na siguro ng pagiging depressed ko. Gusto ko na iligaw yung mga anak ko. Hindi ko sila nasasaktan. Good thing, hindi ko sila nasasaktan, literal. Kasi napapalo ko lang ng inyong panganay ko. Pero hindi ko sila nasasaktan talaga. Tapos, yung pinaka-nightmare ko siguro is, umano na sa utak ko yung suicidal talaga. Naghanap na ako ng tali dun sa taas namin. Saan ko kaya sasabit yung tali? Ganun na siya. Iilan lang yung nakakalam ng kwento ko. Yun yung totoo po. Iilan lang sila na kinikwentohan ko talaga. Isa rin yung sa naisip ko, kaya nag-trigger din yun. Yung, alam mo yung from career woman. Kasi pero ang weird kasi sa case ko, 24 years na akong walang work. From 2014 to 2018. Tapos doon ko lang naranasan yung depression. Talaga nagkataon lang na wala akong kasama sa bahay at walang kausap. So yun yung feeling ko, kaya ako kailangan ng kausap. So pag may ganyang na-experience mo yan or na-experience mo pa today, kailangan mo ng kausap. Mas naiintindihan ka kasi pag nandun ka sa stage ng depression, feeling mo kasi wala nakakaintindi sa'yo. Hindi nila nakikita yung value mo. Nandun yung support. Nandun yung yung suporta ng asawa ko. At the same time, ng family ko. Kailangan din may support din sila sa'yo. Much better kasi na magkwento ka dun sa family mo kaysa dun sa ibang tao. Minsan kasi, mas kasi ako sa mama ko ako nagkikwento. Pero hindi niya alam na hindi ko sure kung nakwento ko ba sa mama ko yung suicide. Basta alam ko sa mama ko kung mas nagkikwento. Sa in-law ko, sa sister-in-law ko. Mas dun ako sa kanila nagkikwento. I don't think so kasi kung nawala yung faith ko. Yung lesson, hindi rin. Pero isang factor yung may kausap ka, na may taong mas makakaintindi sa'yo, na may taong hindi niya i-question yung pinagdadaanan mo, na makikinig lang siya, makikinig lang sila, tapos, meron kasing nag-judge talaga, yun talaga yung totoo doon, na akala nila, in arty moments mo lang yun, masarap din na, asawa mo, isang factor yung asawa mo dapat na tutulungan ka din na ma-overcome yun. And thankful ako sa husband ko kasi isa siya sa may pinakamalakas na faith sa aming dalawa. Isa siya sa may pinakapositibong pag-iisip
Kasi siya talaga halos yung nagdadala sa akin kapag pag may problema ako. Siya yung may pinaka magagandang thoughts, siya yung may pinaka magagandang ideas. Ano, try mo rin magbalang deadline. Kasi ako na kasi narin na kailangan pag morning, pag mami ka, may deadline. Kailangan ganito. Alay, parang lagi may bisita sa bahay. Parang lagi may darating na bisita. Wala namang bisita. Try mo rin, hayaan mo yung hugasan sa inyo, hayaan nyo kung umabot siya hanggang tanghali. Parang, ano mo naman, it's your, ano naman eh, it's your, parang free time mo naman, spare. Ngayon po, kaya ko na siyang i-handle. Kasi mas marami akong ginagawa ngayon, mas marami akong naiisip na isulat, o kaya gawin. Sa bahay, as a mom din, yun eh, embrace mo siya na, mami ka ni tapos, blessed kasi yun, blessing yung mga kids mo, blessing yung pagiging mami mo, kasi hindi naman talaga lahat nabibigyan ng chance na ma-experience yung magkaroon ng anak, alam naman natin yan eh, tapos, hindi naman syempre lahat na bibigyan, kung meron kang happy na, ano, meron kang happy yung pagiging happy ka din sa asawa mo. So, embrace mo rin yun. Kasi may mga bagay talaga na kailangan maging nandun tayo sa ano eh, sa stage na kailangan makontento rin tayo. Kung ano yung magkaroon tayo ng gratitude sa buhay. Kasi mas the more na mas na appreciate natin yung mga maliit na bagay na binibigay niyo, mas feeling ko ha, mas nagiging ano eh, mas mabilis natin na overcome yung mga ano natin, yung mga pain natin. Kasi mas matibay yung pain natin doon sa ito. Tapos, yun. So, bali. So, ayan, bali mga chatties. Abangan nyo kung susunod kong mga feed. And thank you po for watching this video. So, don't forget to leave a subscribe and click po yung bell button po below. Din yung hotline na pwede nyo tawagan pag gusto nyo may makausap mga government agencies natin.